Gagawa tayo ng trending na gram bars or ice cream sandwich. Yes, eto na naman, ilagay na natin lahat ng flavors na pwedeng ilagay. Ang gagawin nating twist ay maglalagay tayo ng butterscotch at brownie cake. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano susolusyonan ang nasobrahan na all-purpose cream sa loob ng freezer. O diba, alam ko na marami sa atin ang naka-experience nito, pero huwag nyo yan itapon dahil pwede pa yan. Ayan, eto na naman tayo sa ating gram bars na recipe. Pero ang gagamitin natin na ice cream base ngayon ay all-purpose cream at condensed milk. Kung di pa nagawa ng ganitong version ay eto na po. At ang palaman ilalagay natin ay ang lemon square na brownies at butterscotch. And dito natin siya ilalagay sa ating container. Pero kung wala kayong ganito ay pwede naman kahit anong container. So ayan, gawin na natin. Okay, so i-whip natin yung ating cream. May nangyari sa cream ko na sobrahan sa oras sa freezer, kaya ito yung itsura niya. Tingnan natin ha, kung mag-whip to ng maayos. Meron pa siyang konti na hindi lahat na frozen. Pero may God, tingnan natin. So, iset natin ang mixer sa low speed at i-mix natin for 7 minutes. So, makikita nyo na parang watery talaga yung consistency niya. Parang feeling mo na walang pag-asa, pero continue lang dahil mamaya makikita nyo magbabago yan. Ayan. After 7 minutes ng pag-mix sa low speed lang, ay, eto yung itsura niya. Tignan nyo. Okay, so, okay naman siya, no? So, ngayon ang gagawin ko, ilalagay natin yung ating condensed milk. So, ating condensed milk ay chilled overnight din. Okay. Alam nyo, kinabahan ako kanina. Dahil makakita ko talaga sa all-purpose cream ko, ay, nako, very disappointing. Pero eto naman, nagawa natin ng paraan. Okay. Tapos optional, maglagay tayo ng vanilla flavor. Okay. Tapos i-mix muna natin ito na mabuti. So low speed pa rin. So i-mix lang natin ito na ma-incorporate yung cream and condensed milk. Okay. Okay, so para sa akin and kita naman na medyo runny siya. Okay? So, ang gagawin ko ay ilalagay na muna natin sa chiller. Tingnan natin kung magbago yung kanyang texture. Ayan. And ayan, eto na po siya. So, mapapansin nyo, hindi talaga siya perfect dahil hindi siya smooth. Alam mo yung may mga parang butlig-butlig. Tama ba term ko? Ayan. Pero, okay naman siya. Hindi naman siya magaspang. Pero, hindi ko kayo ini-encourage ha na hayaan na lang si creme densado or si all-purpose cream sa freezer dahil pwede naman palang masalba. Hindi po. Dahil baka masobrahan, hindi mo na talaga masasalba. So, safe talaga na sa chiller lang for 2 days. Kasi minsan kapag overnight, hindi pa rin siya, alam mo yung buo, liquid pa rin. So, siguro mga 2 days pwede. Or, kung yun na nga, kung nagmamadali kayo, pwede naman sa freezer. Pero, please, huwag niyong abayaan. Dapat meron kayong timer. Ayun, mag-alarm kayo para sure talaga na hindi masobrahan sa oras. So, sa freezer, pwedeng 2 to 3 hours. Okay, so ngayon ay, i-divide natin ito into 2 equal parts. Ayan, so maglagay na tayo ng palaman. So, una, ito yung ilagay natin. Alam nyo, masarap to. Tinikman ko. Ang sarap pala niya. So, eto siya. Ginawa ko lang or kinat ko siya na pa-cubes. Ayun natin yan dyan. Kung gusto nyo, mas maliliit yung cuts, pwede naman. Fold natin yan. Ayan. Okay, next naman. Ating kalahati, ilagyan natin ng ating brownies. Ayan, eto siya. Okay. Masarap din to.
And kinatin natin siya na pa-cubes. Kung gusto niyo na parang durog style, okay naman. Tapos i-fold lang natin. Okay, so same. Ito yung container na gagamitin natin. So maglagay na tayo ng ating graham crackers. So same din. Bago natin ilagay sa ating container si graham cracker ay dip natin sa water. Ayan. Okay, ngayon ay lagay na natin yung ating cream mixture. Ito naman sa kabila natin ilagay. Sa kabilang side. Tapos ay pantayin natin. Ayan, napantay na natin. Ngayon naman ay maglagay tayo ng second layer ng ating graham crackers. And then, takpan na natin to at ilagay natin sa freezer until tumigas. And ayan, eto na siya. Tanggalin natin sa ating molde. Okay, cut na natin siya. So, i-cut natin siya according sa kanyang shape or size. Yung size ng regular na graham crackers ay susundin lang natin. Pero kung gusto niyo ng maliliit or parang gusto mo sa gitna, pwede naman. Ayan, so magbalot na tayo. So same lang sa ginawa natin sa nauna natin mga videos. Okay. Ayan, so tikman na natin. Kuha tayo ng isang portion nito. Tapos, eto din. Okay. Ayan. So, unahin natin yung brownie. Okay. Sarap. Napakasimple lang niya. Pero nga, dahil meron tayong brownie, yan yung parang nagpapashine ng ating graham bars. Next naman, yung ating my butterscotch. Ayan. Kita ba si butterscotch? Ang sarap ng butterscotch. Again, kung gusto nyo ng ibang cake gaya ng fudge bar, may isa pa sa lemon square yung kanilang cheesecake. Gusto ko yon. At actually, ang dami ang flavor, no? Meron yung ubik na cake, meron pandan, yung iba may durian. So, kung gusto nyo ng mga ganong flavor, ay nako, gawin nyo na kasi masarap talaga siya. Meron tayong ginawa before
I think combination siya ng lemon square na cheesecake, tapos meron siyang sweet mangoes. Ay, ang sarap din nun. Diba? Eto, brownies natin, pwede mo lagyan ng marshmallows and peanuts. Same din dito. So, kung gusto nyo na parang maraming palaman, pwede talaga. Ay, no, ang sarap niya. Alam nyo, yung ginawa natin na all-purpose cream and condensed milk, yun lagi ang ginagamit ko before. Pero yung before na nauso talaga yung ice cream, naglalagay ako ng evaporated milk. So, dalawang all-purpose cream, isang condensed milk, tapos isang evaporated milk para, alam mo yung mas dumami yung ice cream. Pero eto kasi mas creamy dahil walang evaporated milk. Ayun, so may nagawa na tayong creme densada. Yung creme densada na may all-purpose cream. At eto naman, walang creme densada, all-purpose cream, and condensed milk. So, pili kayo kung ano yung mas gusto nyo. And pwede yung lagyan ng ibang flavor gaya ng vanilla essence kung gusto nyo plain lang. Okay, sa tamis naman, balanse din siya. Walang problema sa akin at walang aftertaste kahit hindi siya frozen. Yun ang napansin ko talaga. Sa creme densada kasi, yun nga sabi ko, kapag hindi pa siya frozen for me, meron siyang aftertaste. Pero pag frozen naman, okay para sa akin. Pero sa iba kasi, meron silang nalalasahan na iba. Dito naman, sa all-purpose cream lang tapos condensed milk, kahit hindi siya frozen, pag tinikman mo, wala siyang aftertaste. And sa shape natin, ang ginawa ko ay kung ano yung shape ng ating graham crackers, yun din siya. Again, pwede naman na ganito lang, ganito kaiksi or mas maiksi or kung gusto nyo mas flat, pwedeng ganun. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!